naman. Magandang-magandang buhay mga ka-farmer. Isang malitsong umaga na naman. Ayan. Shoutout pala kay ka-farmer Cora ng San Diego, California. Ayan. Tapos, meron po tayong deliver na isang litsyo ng maaga sa kapitan po ng Kakuto Darayat. Yan, nakabalot na. On the way na po tayo. Umati lang ako. Matatapos ko lang pong mamalengke mga ka-farmer. Medyo nagmura na. Magandang balita, nagmura na yung sili. Ah, 150 kalahati. So ayan po, medyo ano na. Medyo sana magtuloy-tuloy na. Kahit 100 isang kilo, okay na po yun. So ayan po, deliver po muna tayo mga ka-farmer. Yan, nandito po tayo kay Kapitan at order na naman siya ng isang lechon mga ka-farmer, oh. Yan, babati daw po siya kay ka-farmer Joe ng ano, Bayon. Bayon, New Jersey. Tsaka kay Fiscal Neri De La Cruz, kapatid ni Sir Joe De La Cruz. Okay. Sa kanila po ito, no. So ayan po. Sana magkita-kita po tayo ng mukhaan pagpunta nyo dito. Makapagpalit yun din kayo. Ayan. Para... So 27, see you, Sir Joe. Ah, uwi siya. Oh, yun. Order tayo ulit ng lechon. Maraming salamat, Kap. Okay, sir, okay. Thank you. Ayan po, at nandito ako sa bahay. Kinatok po pala ako ni, ano, secretary ni Kap na, ayun nga po, gusto niya ako makausap about po dun sa relocation ni Lola. Ayan mga ka-farmer, samahan niyo po ako na puntahan natin yung site at kung anong plano ni Kap, kasi kailangan din po natin talaga makipag-coordinate sa kanila, no? So ayan, papasyalan po natin. Ayan, nandito po tayo ngayon sa paglilipatan ni Lola Perla. Dito po yung ating kapitan, si Captain Prylan Soriano po. Morning po. Siya po yung nakausap natin na tutulong. Kasi talagang kung ako mga ka-farmer, medyo alam niyo naman po, medyo busy tayo. So ayan, buti na lang po si Kap, nagano po siya, nagpresenta. Ayun, bantay bayan. Ayan. So ayan, ito po yung paglilipatan. Ganito po yung gagawa nila. Ayan. Ayan. So ayan, buti po, napakabuti ng ating kapitan na pinasikaso yung mga dukha. So ganito po yung igagawa kay Nanay Perla. Ayan. Sabi ko kay Kap yung budget. Ayan. Mga ka-farmer, ayan yun naman. So pwedeng-pwede na po yan. Kumpara naman po sa kanilang tirahan dati. So pasensya na po kayo, medyo natagalan kasi talagang nakipag-coordinate po ako sa kanila para po naman masigurado natin yung tulong. Ayan. So okay na po yan mga ka-farmer. At least po nandito po sila sa community. Ayan. Nasa Purok Uno po sila ng aming baryo, malapit sa covered court. Tapos dito din po ginaganap yung Tiangge pagka ano, pagka Wednesday and Sunday. So pwede po silang magtanim po, ay magtanim, magtinda po ng, kung let's say hindi po nila ibitawan yung kabilang lupa doon sa kanilang tinitirikan dati, pwede po silang magtanim-tanim ng gulay. Tapos pag Tiangge, pwede po nilang ibenta rito kung magsisika po sila. Yun lang po. So anyway, mukhang hindi naman po nila bibitawan yung kanilang tinitirikan doon dahil sabi po nila ang may-ari po nung lupa na yun ay kapatid po ni Tatay Bulag. So sa tingin ko, tulungan na lang natin silang maayos yung lupa doon at makapagtanim sila. Ayun, makakapagtinda-tinda po sila dito 2 times a week. So ayan, ibili po tayo ng mga kailangan, sinabi na po sa akin ni Kap, para po makapagpasimula na nga ng ano, trabaho. Yan, ang kanyang bantay bayan. Oh, makasisipag. Yan. Ay, naayos po nila mga farmer. So bali Kap, mayroon pa po kayong mga ibang gagawin dito, no? Iba-ibang ano, o pahaba na ba yan? Pag ano? Opo, sir. Okay. Actually wala pa, parang yung nalagyan ko lang ng pupestuan yung katabi ng Perla, si Piping, si Ate Guy, may ano rin yun eh. Uh-huh. So iaabang ko na rin yung para sa kanila, tapos
baka may mga katulad nyo rin na organisasyon na may mga mabuting kalooban na may mga proyektong pabahay o sponsor na bahay sa mga so actually dito po sa barrio natin kung susuyurin mo napakarami marami talaga. Although yung napili nyo talagang kawawa talaga yun rest of the poor so ayan na lang po ganun na lang po kap na ipapabagsak ko na lang dito yung mga materials. Thank you. Okay, thank you. So ayan po mga farmer, dada na lang natin doon sa yung ating order. Yan, dito po yung covered court na pwede silang magtinda-tinda rito. Mga gulay-gulay, at least po mga bata, lalaki na kahit paano. Ang main problem lang po doon is yung si Veronica. Si Veron, yung medyo may yung may special child po nila na kasama doon. So, anyway, tingnan na lang po kung anong pwedeng ano gawin. Kasi at least ligtas na po yung kanilang titirhan. Ayos na. Matibay. At the same time ay medyo maayos na po mga farmer. Sana wag nilang bitawan yung dating lupa kasi mapapakinabangan po nila yan. Kung may sipag lang at least po yung panganay na anak ni ate ay makakapag ano, makakapag bungkal-bungkal ng lupa doon, pwede nilang ibenta dito. So ayan mga farmer, balik po tayo sa farm at may naghihintay na lechon. Yan, nandito na tayo. Yan na mga farmer, diretso na. Ito ang ano natin, kalaban natin ngayon. Kailangan maano to. Nana tayong dadaanan doon sa kabila eh no. Kung dito maputik din diyan, di ba? Oo, yun nga, dapat ito medyo mapataas na. Nakausap niya na si Kuya Benny. Pumunta ka ano daw. Dapat masukatan na yung ano pag mga poste. Ayan mga ka-farmer, makakala nyo sinakongkong ang mag-aasinta. Hindi, hukay lang po yung kanila. Tama na ba yung lalim daw nito? Susukat. Pero yung ano, mas malalim na yung mas malalim yung poste kuya. 15 peraso. Susukat kaming 240. Na kwadrado. Hindi, ang problema yung pagpupuste yan, dapat pantay-pantay. Oo nga, doon kuya. Doon kami kukuha sukat ng 240. Hindi ba mag-umpisa dito? Punta kami dito. Hindi. Hindi, kaya inuukay na muna itong ano. Tapos ang umpisa niya dito sa gate. Oo kuya. Di ba? Gate from gate pa ganon. Tapos kung doon hindi na sumakto, okay lang kasi siyempre iba na yun. Pero importante ito, yung sa gate, yung layo nung ano nung poste yan. Oo. Tumbok daw ba? Dito kuya. Tumbok na no. Tumbok na dito sa asan daw? Pupunta diyan. Asan? Ah dito no. Oo. So ilang meters ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga 8 kasi may pupuntang ano dito eh architect titingnan yung sitwasyon ng lupa matigas naman yung lupa no? Kasi ang sinasabi niya yung ano daw ng lupa dahil malapit sa tubig tapos may fish pond pa baka pag nagtayo ng bahay hindi kayanin malambot. Sa ilalim ko yan, mas matigas? Oo. O, yan mga ka-farmer. Kala ko si Marvin magtatrabaho kong. Ayaw na. Trabaho na sa iba ko yan. Ah, nag-ano na sa iba. Bisita pala tayo. Oh, what pa lisan dala mo? Ha? Ah. Ilan sa ako? Lima lang daw na ako ni ano eh. Ha? Oh, sito si Tox eh. Makita ng kaunting dumi, walis agad na hahawakan. Yun tuloy para. Dumi din yan Tox, saka na tayo maglinis. Keep on text.
Hindi, meron na. Andito yung pera, kaya lang nakalimutan ko. Dadaan ka pa pala kay Jacob. Meron pa doon. Kukuha siya ng malaki, kahit isang malaki lang. Tapos hihintay na natin yung grupong dating niya ng marami yan. Kasi may order ako malaki bukas. Bali, anim lang ang kukunin mo niyan. Kay Anthony up. Oo, lima. Kay Anthony. Lima lang. Oo. Di ba, ang daming babae doon? Hindi, wala na daw. Walang anin. Tapos may mga babae daw na mukhang buntis eh. Hindi niya pinaano. Oo, panghi yun. Magbuntis. Ito. Yan mga farmer ang pinag-uusapan namin. Bali, ang mga nahuli ay 28, 26, 29, 20 at 30 kilograms. Ayan. Kuha lang sa ako. Oh, kahit ano, lima lang. So ayan mga farmer, at ako yung kukuha naman ng lechon. At kahapon, nakausap ko po pala yung... Teka, kaya pa ba natin magdaldalan dito? Ah, okay pa. 9 o'clock yung call time ng lechon. So ayan, nakausap ko po yung kaibigan ni Papa Yam. Actually, ano na yan eh, halos sa amo at kanyang matagal na pong kaibigan na pinagtatrabahuhan dati ko. Kasi kung hindi nyo po, sa mga hindi pa po nakakaalam, si Papa Yam po ay isang foreman. Magaling pong karpentero at foreman din po siya. So, ayun, napag-usapan po namin yung tungkol sa bahay. Marami palang kasukasuan yung pagpapagawa ng bahay mga ka-farmer. Kasi nung nasabi ko na may fish pond at malapit sa irrigation, kailangan pa daw po pala itong soil test. Sinasabi siyang kailangan ma-check muna kung gaano ka tigas o malambot yung lupa na pagtatayuan ng bahay. Kasi sabi niya, ang bahay, baka mamaya nagtipid ka, hindi mo pina-soil test or hindi na-check ng engineer, after 10 years tumatagilid na yung bahay mo. Dahil lang kung nga na masabi ko. So yun, napaka-importante daw po. At syempre yung structural engineer daw, napaka-importante din. So ayun, papasyalan niya po ng kailan ba? Next week po yata. So ayun, titingnan niya po at sisilipin. At ang kinaganda nito mga ka-farmer, super discount po ang ating nakuha. Dahil alam niya naman si Papa Yam po ay parang hindi na po ibang tao sa kanya. So tutulungan niya daw po tayo. At dadaanin sa legal yung talagang dumaan po sa lahat. Engineer, sanitation, yung mga plano po ba. So ayan, abangan nyo na lang po. Hopefully sana, ayun, upisa na po ng ating dream house. Konti-konti lang. Sabi nga nila, hanggat di mo sinisimula ng bahay naman, matagal talaga yan. Sabi nga ni ka-farmer rockstar, 4 na taon daw pong ginawa yung kanyang bahay. Sabi ko masyado naman pong matagal. Sabi niya, basta matiran mo na, konti na lang yung ano. Ang bahay naman, sabi ni architect, ang bahay, laging may gusto. So, totoo po yun. Yan. At least po, maumpisa na kesa yung mag-iipon ka na mag-iipon hanggat matapos wala. Dapat may maumpisahan na para at least may makita na po tayo. Ayan, ito po yung ating mga bakod boys. Ayan. Sino tong in-import mo? Mukhang galing pa to sa Pambansa ko yan. Galing pa ng Manugang tin to, kuya. Mukhang di naiinitan Nang-stack sa kanila. Ha? Trabaho. Ganda yan. Yung asawa ni bali stepson ni Puroy. Ayan po, asawa po ng anak nung, kasi pangalawa na po asawa si Puroy. So yung mga, actually si Puroy po ay may yung asawa niya ay may mga apo na. Ayun pala, ma-discuss ko lang po yung kay Nanay Perla. Okay na po yun kasi laki na po ng unang-una po nagpapasalamat tayo syempre kay Kapitan dahil nung nilapitan po natin siya, sisingit niya na daw po sa mga upcoming yun, project niya sa barangay. So alam po, 3 po ata yung kanilang nasikaso din doon na bahay. Pero yung kay Nanay Perla syempre mauna na dahil may budget na. Dahil wala na nga daw po gaanong budget at patapos na yung taon. Ayan, pinabili niya na po ako ng materyales. Huwag po kayo mag-alala, ako po ang bibili ng materyales. Makikita niya naman po yung yung gumagastos. Siguro magbibigay na lang tayo ng syempre pamerienda po sa mga gagawa sa kanyang mga bantay bayan
Nakatipid po tayo sa materyales. At the same time, ako din, syempre, wala na po ako masyadong inaalala sa pag-monitor, pagpapagawa, lalo na po't wala naman tayong ganong alam sa construction, ano. Gusto ko lang po makita yung design, ganito, ganito. Pero syempre, yung pagko-construct, wala tayong alam dyan. Hindi natin linya yan. At ayun, nagpapasalamat tayo kay Cap na tinulungan tayo para kay Nanay Perla. At update na lang po natin kayo. Update po namin kayo, mga ka-farmer, para yung mga nagbigay naman po ay kumbaga matuwa po kayo at makita niya naman po na may pinuntahan po yung inyong itinulong para kayo Nanay. Yun po yung aking talagang ini-insist na huwag naman pong masayang. Dahil kung ibibigay lang po natin, puro pagkain, wala na, mawawala lang po yun. Sandali lang, mauubos. At least po yung tirahan, hindi na po sila kakabakaba. Ang dating ng panahon, iinit, uulan, at least okay na po yung kanilang tirahan. So ayan mga farmer, update na lang po kami. Papasyal-pasyalan na lang po natin. At si Chef A, yun, tulungan din po tayo nun. Ayan, akit na po tayo mga farmer. Ayan mga ka-farmer, ating lechon, malot naman ang isa. Ayan, na po tayo, huling delivery na po ito sa mga, pero within a riot po, kaya pang pagbigyan. Pero yun nga, ito po ay ano naman, sa mga huling ano na po ito, yung mga naunang reserve na nauuwan po. Ayan, deliver ulit tayo. Pero yung mga susunod po mga farmer, papapick up na lang po namin. Kasi medyo ano po talaga. Tapos, ayun nga. MPI palapagit natin. Ayun, dito. Ayan na. Yeah, idol. Sabayaan? Oo. Good afternoon po. Shout out daw sa ano. Sa misis ko si Ana Javier tsaka mga anak ko si Ira, si Ryan, si Angel tsaka si Rain, ako kasi mga kasama ko sa video. Nabobo na yun, malaki-laki na yung kwati dito, baka may tumawag pero malabo lang. Parangan natin video. Oh wow, kaya lang medyo malayo. Ingat po, ingat. Bebe, may 500 si Lady. Wow, Lady talaga, hindi Lindon ha. Lady. Ayan, Lady. Alam mo Lindon, ikaw lang ha. Ayan po, naandito na tayo sa saan ba ito Bebe? Fernando. San Fernando, kasi saktong-sakto may lalaka rin po kami sa bangko. So ayan po, sinabay na lang po namin dito. Dapat Santo Domingo lang to eh. Pero ayun, medyo galing pa po kasi sila ng Longa po. Sabi namin, idiretso na po dito. Anyway, on the way naman po kami sa ano, San Fernando, sa video. Malapit na po nilang isara. Ayan, dito na po ulit tayo. Malapit na nilang isara. Sabi ko, wag muna. Hindi na lang kasi hindi po makakapasok. May bibit-biting baboy, lechon, wala madadaanan. So, ayan na lang po ang ano natin. Ang ganda doon na, oh. Mabot na pala doon, ah.
Apat na po sila. Hindi na daw kaya ni Kong Kong. Ano Kong? Okay, nakatagdag na ako eh. Ha? Nasakit na yung likod ng Jaster eh. Ha? Hindi ako eh. Ibig sabihin, hindi ka sanay. Ito mo si ano, si Nikki oh. Hindi lang... Ha? Hindi lang... Ano? Sumisigaw yan kuya, pero masakit na yung likod niya. Aba. Nakikita ko sa mata eh. Sulit naman eh. Ha? Di ba? Ala ko gusto nyo eh. Ano? Putulin na natin. Ay, ha. Mahirap magkukay eh. Ha? Mahirap. Kakagaan na ako eh. Kasi dami poste mo yung kuya. Kung parang mga metro mo to. Sugat ako sa metro. Paglas na metro mo to. Ha? Sugat ako. Talim yan. Talim? Talim yung hirap na yun. Ang haba oh. Dito okay na. Paano ang hollow blocks dito kuya, nasa loob ng tali? Ah, loob siya oh. Si Kuya Benny, pumunta na dito. Hinihintay ko nga eh. Oh, yun ang ano. Dapat para masukat na yung mga tula, ano, mga poste. Di ba mag-umpisa tayo dito sa poste ng gate? Sa pamposte. Gate, no? Poste yung maliit na gate. Oo. Oo nga, no? 100. Nakapo. Na yun. Kuya. Poste ng maliit na gate nga pala. Kahanap pa yan eh. Oh, hindi na muna natin mahali yan kasi. Paano siya? Sa loob na ng... Sa labas ng posting malaki kuya, yung gate na maliit. Ha? Pang tao. Oo. Oo kuya, kasi pag nakasarado ito, kahit yung maliit gate na lang... Gate lang na maliit ang bubuksan. 100. Ano ba standard? Pag pupuslit si Kong Kong, nagdadaan. Ya Kong. Mula na. Huwag naman. Matigas na yung daan natin. Ay, hinihintay si Kuya Benny. Yun. Kapon dumaan dyan sila, sabi niya. Tinanong pa ako. Ngayon pupunta, sabi. Tapos mga ka-farmer, malaki pala yung ano, hahabulin. Tansya ni Kuya, isang dam truck daw. Kasi elevated to eh. Medyo pababa kasi talaga. So para daw mapantay mga isang dam truck. Parang ang dami yata no? Bagay maliit lang yung dam truck pala. Chay! Tali ka na naman dyan. Hindi pala napudpud ni na Kong Kong eh. Ganun din eh. Oh. Mga kanina ka pang ganyan dito ah. Ayan. Dito, ito yung natirang citrus na tinanim ko. Ano, naano din pala ng bagyo kahit papaano ah. Tapos, dito namatay yung isa. Natabunan. Na naghukay dito po kasi hinukay yung maraming ano ito yung nagbaon po ng mga casualty ng ASF dito po nakiusap si Cap dito ilibing so dito po binakho mga baboy dyan tapos sakit tayo sa taas at tingnan natin ayun ah. Shoutout pala kay ano, ka-farmer Ricky. Maraming salamat. At ayun, mamaya po, papasalamatan natin lahat ng order at shoutout na rin po siguro tayo mga ka-farmer. At at least po, ma-update ko po kayo. 50 meters po yung haba ng ano, ng bakod. Ayan. So ayan po mga ka-farmer, ano tayo? Shoutout. Yan, bago po pala tayo mag-shoutout mga ka-farmer, pakita ko lang po saglit ang ating mga halaman na yun, gumanda na po sila. Yung siling panigang, yan, may bunga na po siya. Yan, dami pong bunga, no? So yan, aalagaan po natin yan sa fertilizer, organic or ano man.
May mga po tayong mga ibababad na ano. Gagawa tayo ng composti or ano pa? Ano pa ba isa? Yung vermity, tinatawag, yung ano ng vermicast. Pwede po nating ihalo sa tubig at ayun, pandidilig po natin. Tapos ito naman po yung papaya na nakasurvive. Alam po naputol to eh kasi nagsanga siya eh. Ayun. So tapos ito, dalawa lang po sila nakasurvive. Ayan. Tapos yung mga sumunod na papaya, ito naman. Yung mga pinalit na po natin. So, ayan, medyo malalaki na po. At yung mga talong natin, maganda. Maganda yung dahon. Ayan, wala pong mga aphids, tinatawag. Yung sa ilalim na lumilipad-lipad na ano. Nagsisip-sip ng nutrients po yun. So, yun, marami-rami pong siling panigang ang nakasurvive. Tapos yung kamatis natin, ayan na, malalaki na din. Nalagyan na lang po ng tali siguro to para pag ano. Tapos yung ibang mga sili, ayan, may bagong tanim din po, kamatis. So ayan mga ka-farmer, ang ating unting gulayan. Tapos dito iniwan ko yung ano, nakalimutan ko sabihin sa kanila, ito pepecha yan. Pero tingnan nyo, tinaniman na lang sili. Patay, wala na naman tayong pagpepecha yan. So anyway, hindi ko na po inano, nayaan ko na. Gamitin naman yung ano, yung siling panigang sa ating lechon. Ayun, marami po tayong makukuha sa ating mga sili pagka nagtuloy-tuloy na po yan. Huwag lang bibitawan sa pataba para tuloy-tuloy din po ang bunga. O yan mga ka-farmer. At yan, shout out time na po tayo. Yan mga ka-farmer, at ano na po tayo, shout out. Maraming pong salamat kina Anien Escafel, Ricky Javier at sa wife niyang si Ara, Ira, Ryan, Angel at Rain. Ayan po, apat po ang kanyang anak. At sa mga staff ng BDO Malanday, Valenzuela. So ayan po, kay Jasper Lopez at kay Kapitan sa Kakutod. Kapitan po ng Kakutod Arayat at kay Joe, ka-farmer Joe ng Bayon, New Jersey. Maraming salamat po. Tapos happy birthday kay Renz Austin Escobar, the Filipino picker. Ayan po, brother, happy birthday. And kay Ronald Mendoza, ayan, ka-farmer Ronald Mendoza, kumparing Ronald Mendoza, happy birthday po. Tapos kay Bong Pascual, Friska Albino ng Maui, Hawaii. At ito po, nagpapa-shoutout po, ay nagpapa-support po ng channel ng kanya nga po. Little Miss Kylie, ayan, ano po siya, child vlogger po, vlogger na yun, nag-unboxing po, baka may mga apo po kayo. So ayan, pabisit na lang po sa, baka magustuhan po ng inyong mga apo. Mga laruan po yata ang kanya, ina-unboxing. So ayan, kay Elmer and Carmina Mungkal from Marayat, Pampanga. Cora and Willie Solis in Paris. Miguel Medranico ng Buena Park, California, USA. So Hela, Diana Atienza and Cheryl Ann Kiarpiel Kauska ng London, UK. Parang ano to, ah, Russian, ang hirap pronounce. Happy 6th birthday Fernando Pansoy Jr. aka AJ. Ayan, December 7, ayan, sorry, late na. Shout out po sa lahat ng frontliner ng MIGBA Forum Italia Retirement Home. Ayan, Mrs. Sigwa, Virginia Maribel, Rosel, Donabel, Susan, Dolores, Denise, Kim, Maria, Evangeline, and Judith from Maricel Pansoy. Shout out kay Jesse Cruz ng, and Melly Cruz and Joseph. Happy birthday on December 17, Jake Bongkayao Monte from London, United Kingdom. Bato family from Vienna, Austria. At mga farmer, medyo mahaba pa.
Happy birthday to Apong Kunching Ping Santa Lucia San Fernando Pampanga on December 8. Yan, belated na po tayo. From Nanding Lising and family and Ned Cordova, happy birthday to Mariano Linares on December 8 from Upper Cagayan de Oro. Greetings from your apo, Jomay Llanarenas. Ayan. Saberabe, ano ba to? San Juan, from Lagro, Novaliches, Quezon City. Kay Noel Forbes from Abucay, Bataan. Princess Rubio, Padids TV, Alvin Duldulao from Ilagan City, Isabela. Benji Hanolia, shout out to English Carabao TV. Jimuel Advincula from Riyadh. Alfie from Las Vegas. Sa Kabakuran, Jose Mangalino and family from Pasig, Candaba, Pampanga. Kabingsa, S3 Acek, especially kay Captain Jobs. Ayan. Ito tayo sa international. Kay Noel Casison from Toronto, Ontario, Canada. John B. OFW Channel from Canada. Marwidel Mandal from Richmond Hill, Ontario. Jeffrey Galvan, Estojero and family from Canada. Ronnie Navas from Ita, from Saudi Arabia. Gerardo Bugay from Alberta, Canada. Willie Angkilio from KSA. Jason Ranilin and Susan from Chicago. Emerson Tolentino from Angeles City at UK, Scotland. Evira Cruz from California. Conrado Toledo Jr. from New York. Edelberto Dicky Lenon from Edmonton, Alberta, Canada. Moore and Tony Renault from Paris, France. Tapos, happy birthday to Claudualdo de la Cruz from Qatar. Dave B. Pimentel, Joshua Almero, Ronnie's Vlog from Novotas. Jan Eric Chio from Jensan. Zoe Beatrix Esmilia of STC Quezon City. Paring Kevin, Marvie Edward Lumamba from Mindanao. Wilski Liniv TV. Ayan, napakahirap i-pronounce. Michael Tuta Tuyay from Chicago. The JMJ from Chicago. Ayan. So, ayan mga ka-farmer. Wala na pahabol. Ayan, wala na daw pahabol. So, ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po siguro. At maraming maraming pong salamat sa mga tumatangkilik sa aming channel at sumusuporta mga ka-farmers. So, ayan po, hanggang dito na lamang at maraming maraming pong salamat. Magandang buhay mga ka-farmer.